Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Magno. Taong 1958, Tampakan, South Cotabato. Kapag pumapanday ng armas, palagi mong isapuso ang iyong mithiin sa gamit. Palagi mong tatandaan, Magno, hindi sa lakas ng pagpapanday na uhubog ang mga talim nito. Mga katagang paulit-ulit na naaalala ni Magno kapag siya ay lumilikha ng mga patalim na kanyang ibinibenta. Bagaman 8 taon na ang nakakaraan magmula noong pumanaw ang kanyang panday na ama na natili pa rin sariwa ang bawat turo nito sa kanya. Dahil sa ganun niyang propesyon, marami siyang naging parokyano sa iba't ibang lugar. Kadalasan mga mangangahoy, magsasaka at mga rebelde ang nakikinabang dito. Subok na kasi nila ang mga gawa ni Magno. Yung tipong kahit itagamo sa bato, hindi yun basta-bastang napupurol. Sa unang tingin, masasabi mong pangkaraniwang panday lang itong si Magno, pero kapag pumunta ka sa bahay nito, magtataka ka na lang gawa ng wala ka roong makikitang gamit na kadalasang masisilayan mo sa mga pagawaan ng patalim. Ang mga madadatnan mo sa lugar na yon, isang simpleng kubo na tinitirhan ng isang simpleng tao. Dahil sa ganoong sitwasyon noon ni Magno, marami ang nagtataka kung saan siya gumagawa ng mga likha niya, kalakip ang mga materyales na pangunahin niyang ginagamit para rito. Sa katunayan, tanging ang dalawa niya lang na kapatid na matagal nang bumukod sa kanya ang nakakaalam. Lingid sa kaalaman ng karamihan, isang purong engkantong nagkatawang tao ang namayapang ama ni Magno. Yung nanay naman nila, purong babaylan na may lahing dibino. Subalit sa kabila nito, pinili ng kanilang ina na mabuhay ng payapa kasama sila. Kasalukuyan din yung naninirahan sa bunso nilang kapatid na namumuhay ng simple sa Karatig Baryo. Nag-iisa man sa buhay itong si Magno, alam niya na sa oras ng panganib at kagipitan, meron siyang malalapitan. Ayon pa sa kanya na, yon ang nag-iisang rason kung bakit hindi magawang malaman ng mga parokyano niya ang eksaktong lugar kung saan niya ginagawa ang mga patalim na kanyang ibinibenta. Itong mga panahong ito, halos hindi na talaga mabilang ang dami ng mga parokyano ni Magno. May mangilan-ngilan na rin nagkakaroon ng galit sa kanya gawa ng yung mga armas na kanyang ibinibenta nagiging kasangkapan ng ibang tao para gamitin yon sa masama. Subalit sa kabila ng kanyang mga nalaman, nagpatuloy pa rin siya sa paggawa dahil alam niya sa kanyang sarili na ang mga nilalang napawang may galit sa kanya ay nasa panig ng kaliwa. Sa puntong yan, minabuti naman ni Magno na ihanda ang kanyang sarili para sa panganib na darating. Isang hapon, nagkataon naman noong anibersaryo ng kanilang ama. Dahil sa wala naman siyang ginagawa, nagdesisyon siyang pumunta sa karatig lugar kung saan naroon ang nanay niya kasama ang kanyang kapatid. Pagdating niya roon, masaya naman siya nitong sinalubong, lalo na't 2 beses lamang siya sa isang taon kung makabisita. Una ay para sa anibersaryo ng kanyang ama, at yung pangalawa naman para sa kaarawan ng nanay nila. Kahit gaano pa siya kaabala sa mga araw na yon, pilit siyang gumagawa ng paraan para makita ang mga magulang nila. Sa pagpasok naman niya sa loob ng bahay nito,
nadat na naman niya ang isa pa nilang kapatid na masayang nakikipaglaro sa kanilang mga pamangkin. Pagsipat naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit habang nagwiwika ng, "Oh, kuya, nandito ka na pala. Kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita." Nang marinig naman ni Magno ang sinabi nito, dahan-dahan naman niya yung niyakap habang masayang sumasagot doon ng, "Oo nga eh, pero ayos lang yun. Ang importante, nasa maayos tayong kalagayan. Basta kapag may problema kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit. Nandito lang ako bilang kapatid niyo." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang inumpisahan ang pag-alay ng dasal para sa namayapa nilang padre de pamilya. Halos taon-taon, nakagawian na talaga nila ito, alinsunod sa paniniwala ng kanilang ina. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, nagkaroon sila ng isang masayang pagsasalo. Sila-sila lang noon, wala nang ibang imbitadong kaibigan. Hindi naman kasi nila yon itinuturing na okasyon, sa halip panahon yon para magnilay at sariwain ang mga masasayang alaala kapiling ang ama nila. Bago matapos ang masaya nilang pagkikita, pinili namang kausapin ni Magno ang kanyang ina ukol sa mga bagay na tila bang sumasalangsang sa isipan niya. Hindi niya kasi mawari noon, pero malakas ang kanyang kutob na merong nagmamasid sa kanya. Ilang araw na din niya yung nararamdaman, kaya naman hindi na siya noon mapakali. Pagkarinig naman ng nanay niya sa kanyang sinabi, dali-dali naman siya nitong hinawakan. Pinakiramdaman nito ng maigi ang kanyang pulso na siyang naging sanhi upang malaman nito ang mga bagay na kanyang pinagdadaanan. Ayon sa nanay niya, totoo ang kanyang hinala. Meron ngang nagmamasid sa kanya at may masama yung binabalak. Bagaman wala yung ideya ukol sa pinagmula ng galit nito kay Magno, nasisiguro ng kanyang ina na handa yung pumatay sa oras na magkaroon yon ng pagkakataon. Dagdag pa nito na, sa puntong yon, wala na siyang magagawa kundi ihanda ang kanyang sarili. Matapos naman yung marinig ni Magno, tumangulang naman siya habang nagwiwika sa kanyang ina ng, "Nay, salamat ho sa paalala. Huwag ho kayo mag-alala. Nakahanda naman ako. Magagamit ko na rin yung mga itinuro ninyo." Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang kanyang ina. Hindi naglaon, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman siyang nagpaalam na uuwi na. Sa paglipas pa ng mga araw, iginugol ni Magno ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Tuwing umaga, nagpapahinga siya, at kapag gabi naman, dumaraan siya sa nilikhang lagusan ng kanyang ama na naroon sa likod ng bahay. Ayon kay Magno, isa yung uri ng halaman na gabi-gabing nagkakaroon ng bulaklak. Luntian ang kulay nito at sa mga tangkay nito, nagmumula ang enerhiya na bumubuo sa lagusan patungo sa dimensyong pinupuntahan niya. Pagtatapat pa ni Magno na sa lugar na yon, karamihan sa makikita mo ay mga bagay na merong mga alab. Halimbawa, ang mga puno sa lugar na yon may umaapoy na mga dahon. Ganon din ang mga halaman, kalakip ang mga damo at mga hayop. Nagkalat din doon ang mga bakal na ginagamit niya sa pagpapanday ng mga armas. Dagdag pa ni Magno na hindi roon magtatagal ang isang ordinaryong tao sa kadahilan ng parang isang buhay na impyerno ang init sa loob ng dimensyon.
kalimitan sa mga taong nakakaligtas doon ay pawang may basbas ng taong gumawa nito. At yon ay walang iba kundi ang ama ni Magno. Alam niyo, Pinuno, sa mundo ng mga antingero, isang malakas na pamilya ang pinagmulan nila. Karamihan sa mga antingerong kakilala nila galing pa sa iba't ibang lugar at naglalakbay lamang patungo sa tampakan para mamalimos ng gamit. Kapag alam ni Magno na isang malakas na antingero ang humihingi, hindi niya ipinagbibili ang kanyang mga likha. Sa halip, pinapalimusan niya ito. Subalit kapag mga pawang pangkaraniwang tao lamang, ipinagbibili niya ang mga gamit. Ayon pa sa kanya, nababawasan ang lakas ng mga karga kapag yon ay ibinibenta. Yun ang dahilan kung bakit karamihan sa mga paninda niya, pawang mga pangkaraniwang armas na lamang. Ngunit, yung mga likha niyang nasa mga antingero para yung mga anting-anting na buhay. Habang tumatagal, mas lalong tumatalas ang talim nito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, tahimik namang lumabas si Magno sa kanyang pamamahay. Bago niya iwan ang tahanan niya, muli niyang tinawag ang isang engkantadong namamahay sa puno ng akasya para magpanggap bilang siya. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, para lang naman yung isang ordinaryong tao na merong berdeng balat. Napakahaba rin ang puti nitong buhok at nakasakay yon sa isang maliit na ulap. May mga ginintuan din yung pulseras sa braso at meron din itong mahabang kwintas na merong espadang palawit. Ayon kay Magno na ang kaibigan niyang yon ay ipinamana pa ng kanyang ama sa kanya. Matagal na panahon na nila itong kasangga kung kaya't buong-buo na ang tiwala niyang ibinibigay dito. Halos sa lahat ng oras, kapag meron siyang pupuntahan, yon ang kanyang tinatawag nang sa gayoy kapag may bumisita sa kanya sa kalaliman ng gabi, hindi na nito iisiping wala siya. Magaling namang magbalat kayong engkantadong yon, kaya na may kahit yung mga kapatid niya, hindi doon naghihinala. Ang hindi niya lang kayang lokohin ay yung nanay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, paglitaw naman ito sa kanyang harapan, agad naman yung napangiti habang nagwiwika sa kanya ng "Magandang gabi! Masaya akong makita kang muli, Magno. Mag-iingat ka sa mga gagawin mo, ha?" Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pagpalit-anyo. Pagsilay naman niyang kawangis niya na yon, agad naman siyang pumanhik sa likuran ng kanyang bahay, gawa ng kitang-kita na niya ang liwanag ng lagusan na nagmumula sa halaman. Maya-maya pa, nang marating na niya ang lugar, doon niya nasilayan ang isang purong enerhiya na nagmumula sa mga bulaklak nito. Walang sabi-sabi, dali-dali naman siya doong pumasok para pandayin ang armas na nais niyang malikha. Halos inabot siya ng 10 gabi para may isa katuparan lamang ang nais niyang mangyari. Matapos ang kanyang dire-diretsyong trabaho, doon na niya tuluyang nahawakan ang bunga ng kanyang paghihirap. Dahil sa mahusay noong gumamit si Magno ng talibong, kaya namay ang kanyang nilikha ay isang uri ng espada na halos kasing haba lang din ito. Meron yung 2 magkabilang talim kung saan ang pinakadulo nito nagkukulay berde tuwing nasisinagan ng buwan. Sa kasagsagan naman noon ng kanyang trabaho, merong naibahagi sa kanya ang engkantadong nagbabantay sa kanyang pamamahay ukol sa mga hindi pangkaraniwang hayop na umaaligid dito tuwing gabi. Bagaman hindi yun gaanong lumalapit, nasisiguro nito
na ang tanging pakay nito sa lugar ay walang iba kung hindi siya. Dahil sa sinabi ng kaibigan niya, agad namang inihanda ni Magno ang iilan sa kanyang mga gamit. Kumonsulta na rin siya noon sa kanyang ina nang sa gayoy malaman niya kung ano ang kanyang mga gagawin. Nang mapag-alaman naman ang kanyang ina ang tungkol sa kanyang sitwasyon, wala naman yung ibang ginawa kundi ang payuhan siya na hanggat kaya niyang umiwas, mas mainam na yon ang gawin niya. Dagdag pa nito na, matagal nang kupas ang panahon ng pakikipagtunggali para lamang mapatunayan kung sino ang may lamang na lakas. Nang marinig naman yun ni Magno, kahit papaano unti-unti na rin siyang kumalma. Akala niya, sa pamamagitan ng pag-iwas, matatakasan niya ang gulo. Pero lingid sa kanyang kaalaman, mas lalo lang yung lumalapit sa paniniwalang wala siyang kakayahang makipagtagisan sa kanyang mga kalaban. Isang hapon, habang nililinisan ni Magno ang hawak-hawak niyang espada, bahagya naman siyang napasilay sa unahang bahagi ng bahay niya matapos niyang mapansin ang pagdating ng isang pulutong ng mga rebelde galing bundok. Hindi pa man yun nakakalapit, alam na niyang mga aswang ito. Gayunpaman, pinili niya pa rin maging kalmado, lalo na't hindi niya alam ang pakay nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nga niya nakaharap ang mga panauhing yon. Pagsilay naman niya sa pinakapinuno ng mga ito, agad naman niya yung tinanong ukol sa kailangan nito sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang lalaki habang sumasagot ng "Magpapagawa sana kami ng 2 palakol at 1 itak. Gagamitin namin ito sa pagtatabas ng mga puno sa bago naming kuta. Alam kong hindi mo kami kilala, pero kilala ka namin. Sikat na sikat ang pangalan mo bilang panday. Hindi ba, Magno?" Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong pinansin yung kakaibang presensya sa bahay niya. Ayon sa nilalang na yon, hindi niya nagugustuhan ang aliwalas ng paligid sa kanyang lugar. Pero hindi na yon mahalaga. Basta ang nais nilang mangyari, makuha ang kailangan nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumayo habang seryosong sumasagot doon ang "Alam niyong hindi libre ang trabaho ko. Yung mga hinihiling niyo, aabuti niya ng 1 linggo. Kung meron kayong sapat na salapi, pwede kayong umpisahan mamayang gabi." Pagkasambit naman ni Magno sa mga katagang yon, kitang-kita naman niya ang pagkunot ng noo ng lalaki na tila bang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. "Di kami makakapaghintay ng ganyang kahabang panahon. Kung pwede, tapusin mo ngayong gabi. Huwag ka mag-alala sa bayad. Marami kaming dala." Irritabling sagot naman ito sa sinabi niya. "Hindi yan posible. Panday ako. Hindi diwatang nagbibigay kagad ng kahilingan ninyo. Kung gusto niyo, pumunta kayo sa bayan. Marami namang nagtitinda ng mga dekalidad doong gawa. Doon na lang kayo magtanong." Sagot naman niya rito. Matapos nun, agad naman siyang sinamahan ng mga panauhin papalabas ng kanyang bahay. Habang sila'y naglalakad, kahit nakatalikod siya, ramdam na ramdam niya ang tila bang masama nitong binabalak sa kanya. Maya-maya pa, nang akmang lalabas na yon sa bakuran niya, bigla naman siyang sinunggaba ng isa nitong kasama na siyang naging sanhi upang magpang-abot silang 2. Pagbagsak naman ni Magno sa lupa, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinigalpo at kasabay nito
ang pagtapyas niya ng isa nitong daliri. Hindi naglaon. Pagtayo naman niya sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman niyang sinigawa ng mga panauhing yon na lumayas sa kanyang pamamahay. Bagaman sinunod nito ang kanyang sinabi, pansin naman niyang hindi pa roon magtatapos ang kanilang inkwentro. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na ito, dahan-dahan naman siyang bumalik sa kanyang kinauupuan para magpahinga. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, minabuti naman niyang maghanda ng mga pangontra dahil sa inaasahan niya noong mismong gabi, babalik ang mga ito. Naniniwala si Magno, hindi yun ang tipo ng mga aswang na basta-basta na lamang palalagpasin ng mga ganoong pangyayari. Maaring naging kalmado lang yon sa harapan niya kanina, pero anong malay niya, baka meron na pala yung naiisip na paraan para tapusin ang buhay niya. Sa pagsapit ng gabi, tahimik ang buong paligid. Maliban sa mga huni ng hayop, wala na siya doong ibang naririnig. Nang mapagtanto naman yun ni Magno, hindi naman niya maiwasang kabahan gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi pangkaraniwan ang mga ganoong gabi. Kadalasan kapag tahimik ang paligid, merong nangyayaring karumal-dumal. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang ganoong pakiramdam, napilitan na siyang tumawag ng kanyang mga kaibigan. Sa pagpakita naman ng engkantado sa kanyang tabi, dali-dali naman niya yung inabisuhan na alertuhin na ang iilan pa sa kanyang mga kaibigan. Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang abiso, agad naman yung naglaho. Sa isang iglap, unti-unti na niyang naramdaman ang presensya ng mga engkanto na bigla na lamang nagparamdam sa labas ng kanyang bahay. Pagsilay naman niya sa bintana, nasipat naman niya ang iilang mga tikbalang na nasa ilalim ng pamamahala ng gabay niyang nilalang. Matapos naman niya yung makita, kahit papaano, unti-unti nang napapanatag ang kanyang nararamdaman. Inakala din niyang mawawala na ng lakas ng loob ang mga kalaban niyang sumalakay sa kanyang pamamahay, pero pagtungtong ng alas 10 ng gabi, doon na yun dahan-dahang nagparamdam. Sinimulan ito ng isang malakas na pag-atungal, kalakip ang mga yapak na halos nagkalat sa buong lugar. Yung mga tikbalang na nagbabantay sa labas ng bahay niya, dahan-dahan nang napapatras, gawa nang maging ang mga ito, hindi mawari kung saan ang lokasyon ng mga kalaban nila. Dahil sa pangyayaring yon, kalmado namang humarap si Magno sa altar, inilagay sa baba nito ang kanyang sandata at nag-umpisa ng magpatira pa habang nagdarasal. Sa kasagsaga ng taimtim na pananalangin ni Magno, rinig na rinig na niya ang mga sigaw at atungal sa labas ng bahay niya. Yung mga engkantado, kasalukuyan ang pinipigilan ng puwersa ng mga aswang, pero minarapat naman niyang huwag itong pansinin. Hindi kasi siya maaaring lumabas nang hindi kumpleto ang kanyang dasal sa katawan. Halos inabot din ng 10 minuto ang kanyang taimtim na panalangin hanggang sa dahan-dahan na siyang tumayo sa harap ng altar. Paglapit niya rito, agad naman niyang kinuha ang isang lumang medalyon na ipinamana pa sa kanya ng kanyang ama. Madalang niya lang yun kung suotin, gawa ng nakakaubos ito ng enerhiya buhat sa abilidad nitong taglay. Paglalarawan doon ni Magno, isa yung luwad na ipinatigas noong Biyernes Santo. 5 dekada din yung nasa pangangalaga ng kanyang ama, kaya na may subok na nila ang lakas nito.
Hindi rin yun mucha, pero yung mga simbolong nakaukit sa medalyong yon, sapat na para iligtas ka sa anumang panganib. Noong nabubuhay din ang kanyang ama, naikwento nito sa kanya na hindi na mabilang ang pagkakataon na nailigtas siya ng gamit na yon. Ang problema nga lang, kapag sinusuot niya ito, nang humigit sa isang linggo, palaging nanghihina ang katawan niya. Sa estado naman ni Magno, isang araw pa lang, bugbog na nito ang kanyang katawan. Dahil sa ganoong epekto ng medalyon, kaya na may minabuti na lamang niyang pakainin nito ng dasal araw-araw. Oh, baka may mag-isip sa inyo na gamit yun sa kaliwa. Imposible yan, dahil ang pamilya nila, purong kanan. May mga medalyon talagang sa sobrang lakas, may rebuelta sa katawan. Balik tayo sa kwento. Matapos niyang masuot ang medalyong yon, agad naman niyang naramdaman ang tila bang paggaan ng kanyang katawan. Sa isang iglap, tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naramdaman na lamang ni Magno ay yung pintig ng kanyang puso at hininga. Maya-maya pa, pagbalik naman sa normal ng lahat, dali-dali naman siyang pumanhik sa labas ng bahay nila upang kumprontahin ang mga kalaban niyang nakikipagpatayan sa kanyang mga kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbukas naman niya ng pinto, lahat ng aswang sa buong paligid, mabilis na dumistansya sa bahay niya na parabang meron itong naramdamang panganib. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantalang naantala ang paglalaban. Pagsilay naman ang kanyang mga kaibigan sa mga aswang na sugatan, dali-dali naman nila itong hinila papalapit para paslangin. Maya-maya pa, nang mapansin niyang ubos na ang mga rebeldeng aswang, minabuti naman niyang kaharapin yung mga kasama nitong natitira. Paghugot ni Magno sa kanyang espada, seryoso naman niyang tinitigan ang pinuno ng mga ito habang nagsasabi ng, "Hindi lang napagbigyan ng kahilingan ninyo, nagdesisyon na kayong kalabanin ako. Mga tampalasan, walang utang na loob." Nang marinig naman ang pinuno ng mga rebelde ang kanyang sinabi, umangi lang naman yon habang inuutusan ng kanyang mga kasama na lusubin siya. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ang mga engkanto na huwag nang makialam sa kanilang paglalaban. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, kampante naman yung umupo sa bakuran ng bahay niya habang nagmamasid. Hindi naglaon nang masipat na niya ang mga aswang na papalapit na sa kanya. Taimtim naman siyang nag-usal ng dalawang buhay na kataga at kasabay nito ang pagbalik ng kanyang espada sa lagayan nito. Dahil sa kanyang ginawa, pansamantalang binalot ng malakas na hangin ang buong paligid na siyang naging sanhi upang mapatigil ng bahagya ang kanyang mga kalaban. Maya-maya pa, nang maglaho na ang hangin na yon, muli itong sumugod sa kanya, pero bago pa man yun makalapit, pa isa-isa na itong nagsibagsakan sa lupa na parabang meron yung naramdamang kakaiba sa mga katawan nila. Ultimong pinuno ng mga rebeldeng aswang, wala na ring nagawa kundi ang mapaluhod habang galit na nakatingin sa kinaroroonan ni Magno. Sa pagbagsak naman ito, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang nagwiwika ng, "Marahil ay nagtataka kayo sa mga nangyari. Ipagpasalamat niyo na lang na hindi kayo nilapatan ng sandata ko. Dahil kung nagkataong tumama ang talim nito sa inyo, baka matulad kayo sa mga ito."
Kasabay ng pag-uwi ka ni Magno ay ang pagbukas naman niya ng kanyang mga palad kung saan doon nagpakita sa mga aswang ang iilang mga nagbabagang tanikala na nakakonekta sa mga kaluluwa na nasa likuran niya. Habang nagpupumiglas ang mga nilalang na yon, pilit naman itong inialis ang mga nagbabagang kadena na nakadugtong sa mga dibdib nila. Sa sobrang dami rin ng mga ito, halos hindi na mabilang ni Magno kung ilang piraso ang mga nilalang na yon. Pero ayon sa kanya, na maaaring sumobra yon ng 300, gawa ng iginapos niya sa katawan ng kanyang espada ang lahat ng mga kaluluwang nagpapagala-gala sa dimensyong pinagtatrabahuhan niya. Mariin niya ring inilahad na ang lahat ng mga nilalang na yon, pawang mga masasama. Kaya niya yun ikinulong ay dahil sa isa yun sa nagpapalakas sa bago niyang karga. Kung wala ang mga kaluluwa, maaaring iturin niya lang din ang kanyang pinanday na espada na isang pangkaraniwang gamit. Mahirap mang sabihin pero bawat mga buhay na karga, meron doong gumagabay na kaluluwa. Yan din ang dahilan kung bakit yun tinawag na buhay na gamit. Matapos naman itong ipasilay ni Magno, agad naman niya yung pinaglaho. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang dumakot ng lupa sa may bandang kinatatayuan niya. Inusalan niya ito, tapos ipinasok sa kanyang bunganga. Pagbaling naman ito ng paningin sa mga nilalang, agad naman niya yung inutusan na huwag nang huminga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinunod nga ng mga nilalang na yon ang iniutos niya. Maya-maya pa, paisa-isa na yung humandusay at pagkaraan lamang ng ilang minuto, lahat ng nilalang na yon tuluyan ang nawala ng buhay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, merong nasipat si Magno na grupo ng mga balbal na nagmamasidi kalayuan sa kanyang tahanan. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ang isa sa mga kaibigan niyang tikbalang na kausapin ang mga nilalang na yon. Ang nais niya kasing mangyari, magkaroon sila ng kasunduan bago nito kunin ang lahat ng bangkay. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo patungo sa nilalang na yon. Halos hindi pa nga lumilipas ang 10 minuto, nasipat na niyang naglalakad na pabalik ang tikbalang kasama ang mga balbal. Sa paglapit naman ito sa kanya, pansin na pansin naman niya ang tila bang nararamdamang takot ng mga nilalang na yon. Hindi naglaon. Nang mapagtanto niyang kalmado na ang mga ito, agad naman niyang ibinigay dito ang kanyang mga kondisyon. Ibibigay ko sa inyong lahat ng bangkay na ito. Pero ipangako niyong huwag kayong magnanakaw ng mga patay sa baryo. Iwasan niyo yan, para din naman yun sa ikabubuti ninyo. Sige na, kunin niyo na ang mga yan. Wala akong panahong magligpit ng mga hindi ko kalat. Wika ni Magno sa mga balbal. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nagpalit anyo ang isa sa mga ito habang sumasagot sa kanya ng, "San mo naman kami pakukunin ng pagkain? Sa tingin mo ba ang tingero? Sasapat ang lahat ng ito para sa isang taon naming konsumo? Oh, masarap ang bangkay ng mga aswang. Pero hindi ibig sabihin nun, palagi kaming kakain ng ganito. Bigyan mo kami ng mapanghahawakan at susunod kami sa kagustuhan mo." Nang marinig naman ni Magno ang sinabi ng nilalang, tumangulang naman siya, alinsunod sa nais nitong mangyari. Sa isip-isip niya,
Malaki ang parte ng mga nilalang na yon sa kanyang gagawin, kaya naman hindi niya yon dapat na maging kaaway. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, alinsunod sa kanyang nais mangyari, nagkaroon nga sila ng kasunduan sa lahi ng mga balbal. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-alis naman ng mga ito, dahan-dahan naman pumasok si Magno sa loob ng kanyang tahanan. Nang akmang hihiga na siya, agad namang nagpakita sa kanyang tabi ang engkantado habang mariing inilalahad sa kanya na hindi matutuwa ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Dagdag pa nito na isang malaking kahangalan ang kanyang ginawa, lalo na't naniniwala yon na ang karamihan sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ay hindi mapagkakatiwalaan. Pagtatapat pa nito sa kanya na kahit ang kanyang ama hindi naisipan ang ganoong bagay. Ano ba talaga ang plano mo, Magno? Ibahagi mo man ito sa akin, handa akong suportahan at tulungan ka kung yon ay para sa ikabubuti mo. Pero kung ikakasama mo ito, isa ako sa hahadlang sa'yo. Wika ng engkantado sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Magno, wala na nga siyang nagawa, kundi ilahad ang tungkol sa naisip niyang plano. Ayon sa kanya, ilang buwan niya na yung pinag-iisipan, kaya na may dumating na ang puntong sigurado na siya sa kanyang gagawin. Pagtatapat pa niya na, malaki ang gagampan ng papel ng mga balbal sa kanyang planong lipulin ang kabuuang aswang sa lugar ng tampakan. Bagaman hindi siya sigurado na mauubos niya ito, naniniwala naman siyang mababawasan ng malaking bilang ang mga nilalang na yon sa lugar nila. Para sa kanya, sapat na yon para mabuhay sila ng payapa. Pagkarinig naman ng engkantado sa kanyang sinabi, wala na yung nagawa kundi ang maglaho sa kanyang tabi. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pagpapanday ni Magno. Bagaman may gagawin siya noong isang malaking plano, pinili niya munang maglibang na muna pansamantala hanggang sa lumipas ang kaarawan ng kanyang ina. 2 linggo pa noon ang dumaan, sumapit na nga ang espesyal na araw na kanilang pinakahinihintay. Hindi pa man noon pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na niyang tinatahak ang daan patungong karatig lugar. May daladala siya noong 5 manok na siya namang kakatayin niya sa bahay ng kanyang kapatid para gawing handa ng kanilang ina. Hindi naglaon nang marating na niya ang pamamahay nito. Doon bumungad ang kanyang kapatid na kasalukuyang nagkakayod ng nyog. Yung nanay naman nila, nasa loob ng bahay, gumagawa ng mga minatamis at kakanin. Nang malaman naman yun ni Magno, dali-dali naman siyang pumasok sa bahay nito para kausapin yung nanay nila. Pagdating naman niya sa kusina, hindi pa man siya nakakapagsalita, laking gulat na lamang niya nang abisuhan siya ng kanyang ina na hindi madaling gawin yung mga bagay na naisip niya. Pagtatapat pa nito na, kung talagang gusto niyang mailigtas ang lahat ng tao sa kanilang lugar, kinakailangan niyang humanap ng mga kakampi. Nasisiguro kasi nito na ang kanyang binabalak, magmimit siya ito ng isang malawak na digmaan. Ang ikinakabahala pa ng kanyang ina na baka sa pagsusugal niyang yon, maraming ordinaryong tao ang magbuwis ng buhay. Anak, huwag mo sanang mamalitin ang lakas ng mga aswang. Kapag sila'y nagsama-sama at merong magaling na namumuno sa kanila, isa silang malaking banta. Marami na akong nabalita ang istorya ukol sa mga katulad kong babaylan na nagapi nila.
Pero kung gusto mo talaga silang malipol, gawin mo ito ng mabilisan. Tiwala ko sa kakayahan mo. Alam kong may chance ang magagawa mo ito ng malinis. Wika ng kanyang ina sa kanya. Nang marinig naman yun ni Magno, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ang lahat ng gagawin ko sa hinaharap, nasa plano na. Panahon na lamang, Nay, ang makapagsasabi sa aking tagumpay. Magtiwala kayo, magagawa ko ito. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yon habang dahan-dahang ibinabaling ang kanyang atensyon sa pagluluto. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang wala na yung sasabihin, agad naman siyang nagpaalam dito para matulungan na ang kapatid niya. Ilang oras pa ang dumaan, dumating na rin ang iilan nilang mga bisita na pawang kaibigan ng nanay nila. Nagkaroon ng isang simpleng handaan sa bahay ng kanyang kapatid na siya namang tumagal hanggang hapon. Sa pagsapit ng takip silim, nang mailigpit na nila ang lahat ng kanilang kalat, agad namang nagpaalam itong si Magno para umuwi na. Nang marinig naman yon ang kanyang mga kapatid, agad naman siya nitong sinamahan papalabas. Bago sila maghiwa-hiwalay, nag-usap muna sila ng bahagya bilang paghahanda sa susunod na anibersaryo ng kanilang ama. Alam kasi ng mga itong sa araw na yun lang siya magpapakita, kaya na may inihanda na ng mga ito yung mga dadalhin niya. Pag-abot naman ng kanyang kapatid ng isang lumang papel, marahan naman itong tinapik ang kanyang likod habang nagwiwika sa kanya ng Kuya, mag-iingat kayo ha. Sana buuli tayo sa susunod na taon. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa amin. Pamilya tayo, kuya. Kaya dapat nagdadamayan tayo sa lahat ng oras. Oo naman, bunso. Kayo rin, mag-iingat kayo. Kung may problema, bumisita lang kayo sa bahay. Sagot naman niya rito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman niyang binigtas ang daan pabalik. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, bigla naman noong nagulat itong si Magno nang magpakita sa kanyang tabi yung engkantadong kaibigan niya. Akala niya kung ano lang ang kailangan nito, pero nang akmang tatanungin na niya ito, bumulong yun sa kanya ukol sa panganib na nagawa nitong maramdaman kanina. Ayon sa engkantado, maaaring hindi yun napansin ni Magno kung kaya't napilitan na siyang ilahad ito. Dagdag pa ng kaibigan niya na binubuo yun ng 10 katao. Bawat isa merong masamang bahid ng dugo sa katawan. Yung 3 sa mga nilalang na yun na kumpirma rin ng kaibigan niya bilang mga bruha. May isa rin doong mangkukulam at mangbabarang na siya namang tagalagay ng mga bitag sa daan. Matapos naman itong mailahad ng nilalang sa kanya, agad naman yung nagpakalat ng mga tagapagmasid sa buong paligid. Si Magno naman, inihanda na ang kanyang sandata habang kampanting ipinagpapatuloy ang kanyang pag-usad. Maya-maya pa, nang ilang milya na ang layo niya sa baryo, doon bumungad sa kanya yung mga abong ikinalat ng mambabarang. Alam niyang sa mambabarang yon dahil sa mga insektong gumagapang dito. Nasisiguro rin ni Magno na hindi yon isang pangkaraniwang bagat kaya na may binasag niya ito sa pamamagitan ng mga panglusaw na dasal. Minuto lang noon ang lumipas,
yung mga insektong gumagapang sa mga abong yon, pa isa-isa nang nagsitumbahan. Maya-maya pa, nang masipat niyang patay na ito, agad naman niyang hinawi ang mga abo upang ligtas na siyang makadaan. Ngunit, nang makailang metro pa lamang ang layo niya sa lugar na yon, may naramdaman siyang tatlong nilalang na papasugod sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang dinukot ang kanyang espada na siyang naging sanhi upang pumalibot sa kanya ang napakaraming kaluluwang nakatali rito. Pagsilay naman doon ang mga aswang, imbis na sumagpang yon sa kanyang katawan, napilitan naman yung lumayo para makaiwas. Dahil sa pangyayari, napangisi lang naman itong si Magno habang inilalahad sa mga nilalang na hindi nga sila nagkamali sa kanilang pasya. Pagmamayabang pa niya na, kung naglakas loob yung sumugod sa kanya, marahil ay magiging parte na yon ng kanyang koleksyon. Matapos naman niyang makapagwika, mula sa karimlang bumabalot sa mga kakahuyang nasa gilid ng daan, nagpakita ang iba pa nitong mga kasama. Pagsilay naman niya sa mga ito, ni katiting natakot sa katawan, wala siyang naramdaman. Bagaman alam niyang di hamak na mas marami ang bilang nito sa kanya, naniniwala siyang kayang-kaya niya yung pagsabayin kahit hindi na niya gamitin ang kanyang espada. Para mabigyan yon ng partida, agad naman niyang ikinulong ang mga kaluluwa sabay baba ng kanyang armas. Pagkagawa naman niya nito, sa isang iglap, lahat ng mga kaluluwang nasisipat ng mga nilalang na yon, unti-unti na ring naglaho. Hindi naglaon, muling nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niyang isinuot ang mga minanay niyang medalyon sa kanyang ama habang taimtim na nag-uusal, gamit-gamit lamang ang isipan niya. Nang may sakatuparan na niya ito, napangisi lang naman siya habang nagwiwika sa mga nilalang na yon ang "Sabay-sabay na kayo para hindi naman ako maburyong. Bigyan niyo ako ng magandang laban bago ko kayo ipakain sa mga kasama kong balbal. Mamaya nandito na sila. Kaya ang gusto ko, bago sila dumating, nakahain na ang kanilang mga pagkain." Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, buong puwersa na yung sumunggab sa kanya para pagtulungan siya. Yung mga mangkukulam kung ano-ano ng pagpapalipadhangin ang ginagawa, habang yung mga aswang naman, walang patid ang pagsugod sa kanya na para bang hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon para makapaghanda. Subalit, sa kabila ng mga pangyayaring yon, nananatili pa rin kumpiyansa itong si Magno na hindi siya nito matatalo. Para naman makapaglibang, binigyan niya yon ng 5 minuto para atakihin siya ng hindi gumagante. Akala ng mga nilalang na yon puro yabang lamang siya, pero sa pagsugod nila rito, gulat naman sila nang mapagtanto nilang hindi tumatama sa katawan nito ang kanilang mga kuko. Tuwing tatamaan na kasi nila noon si Magno, pakiramdam nila, bumabagal ang kanilang pag-atake. Hindi lang yon, nararamdaman din nilang nililin lang sila ng kanilang mga paningin. Dahil dito, wala nang ang nagawa ang mga nilalang, kundi ang batuhin siya ng batuhin ng mga usal. Pagsilay naman ni Magno sa ginawa ng mga ito, napangisi lang naman siya, habang patuloy na hinahawi ang mga binitawang usal nito na sumasabay sa hangin. "Walang tsansa na matalo niyo ako. Hanggat nasa katawan ko ang medalyong ito, baliwala ang lahat ng inyong ginagawa. Tapos na ang 5 minuto. Ako naman, humanda kayo."
Seryosong wika ni Magno paglusaw niya ng mga usal na pumalibot sa kanya. Nang marinig naman ang mga nilalang ang kanyang sinabi, bakas sa pagmumukha ng mga ito ang matinding pagkasindak. Gayunpaman, kahit alam nilang wala na silang pag-asang manalo, pilit pa rin silang nakipaglaban na siyang naging sanhi upang malipol sila nito. Matapos naman niyang makapagsalita, parang bula naman siyang naglaho at kasabay nito ang paglitaw niya sa harapan ng gabunan na namumuno sa mga aswang. Walang sabi-sabi, agad naman niyang ibinigti ang nilalang na yan gamit lamang ang isang kamay. Sa pag-angat naman nito sa lupa, sinubukan pa nitong magpumiglas mula sa kanyang pagkakahawak, pero hindi naglaon, nawala na rin yon ng lakas para makipaglaban. Bago yun binitawan ni Magno, binali niya pa ang leeg nito, sabay balibag sa lupa. Matapos naman niya yung gawin, agad naman niyang inuna ang mga bruha na siya namang sinunda ng mga mangkukulam at mangbabarang kasama ng mga aswang. Sa kabuuan, inabot lang ng 2 minuto bago niya tuluyang malipol ang mga nilalang na yon. Nang mapatay na niya ang mga ito, sakto naman ang pagdating ng grupo ng mga balbal. Yung engkantado namang gabay ni Magno, nasipat niya sa isang puno, nakaupo habang kumakain ng prutas. Masaya rin yung nakatitig sa kanya na parabang lubos yung natutuwa buhat sa mga pangyayaring nasaksihan niya. Sa paglipas pa ng mga araw, doon na nag-umpisa ang kanyang pagsasakatuparan sa plano niyang lipulin ang mga aswang. Siyempre, inumpisahan niya yun sa baryo na tinitirhan ng nanay at kapatid niya, kung saan sa loob ng 5 araw, binalot doon ng takot ang mga taong nakatira. Araw-araw kasi, kung hindi sila nakakakita ng mga kuko at buto ng taong nagkalat sa daan, meron sila doong nadadat ng mga bungo na halos wala ng balat. Ang nakakatakot pa roon, maraming kababaryo na nila ang nawawala. Subalit, para sa nanay at kapatid ni Magno, hindi yon dapat nakatakutan gawa nang ang mga taong nawawala ay pawang mga may dugo ng aswang. Marahil ay, yon ang kanyang napaslang sa inkwentro nilang naganap. Isang buwan pa ang dumaan, doon na nga unti-unting nagkalat ang tungkol sa kwentong may kaugnayan sa taong nakasuot ng kulay itim na kasuotan na gumagala sa gabi para pumatay. Dahil sa wala pa doong nakakatuklas kung sino ito, marami ng haka-hakang umiikot ukol dito. Umabot na rin sa humigit 100 ang napaslang noon ni Magno na mas lalo pang nagpalakas sa kanyang armas. Sa puntong yan, hindi na rin maiwasang mag-alala ng kanyang ina, kaya na may napilitan na itong pumanhik sa bahay nila para makipag-usap. Isang gabi, habang naghahanda siya ng kanyang mga gamit, bigla naman niyang napansin ang pagdating ng kanyang kapatid kasama ang kanyang ina. Pagsilay naman niya rito, dahan-dahan naman niyang ibinaba ang talukbong ng kanyang susuotin para kausapin muna ang kanyang pamilya. Paglapit naman niya sa kanyang ina, nababahala naman siyang nagtanong dito ng, "Oh, Nay, magandang gabi. Bakit ho kayo na pa rito?" Pagkarinig naman ng kanyang ina sa kanyang sinabi, agad naman itong hinawakan ng kanyang kamay habang seryosong sumasagot sa kanya ng, "Itigil mo na muna ang ginagawa mong ito. May nakapagsabi sa akin, marami nang naghahanap sa'yo. Anak, hindi na ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo.
Batid kong ginawa mo ang sandatang yan para punan ng galit at matinding hangarin. Sa ngayon, kukunin ko na muna ito sa'yo. Ako na ang magtatago at ang kailangan mong gawin, pag-isipan lang ang mga sinabi ko. Anak, pagpapahingahin ko na rin ang mga kaibigan mong balbal. Pasensya ka na. Ginagawa ko lamang ito para sa ikabubuti mo. Iyo sanang maunawaan, hindi lahat ng aswang maihina. Kaming ang mga dibino, meron din kaming iniiwasan. Kasabay ng pag-uwika ng kanyang ina ay ang pagbuhos naman ito ng langis sa kanyang espada. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mabilis na pangangalawang nito. Yung mga kaluluwa ring nakakulong sa sandatang yon, unti-unti na rin niyang naririnig ang mga sigaw at hinaing. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na rin yung nawala, kaya na may dali-dali na yung kinuha ng kanyang kapatid. Upang hindi na rin humaba ang kanilang usapin, umalis na rin noon ang kanyang ina, gawa ng tapos na nitong mailahad sa kanya ang mga bagay na nais nitong mangyari. Kinabukasan, nalaman na lamang niya, patay na ang lahat ng balbal na minsan niyang naging kasama. Ayon kay Magno, inabot siya ng humigit sa kalahating taon bago niya nabawi ang kanyang wisyo. Mula noon, doon niya napagtanto na isa nga talagang sumpang espada yung ginawa niya. Dahil sa pangyayaring yon, naging maingat na siya sa mga bagay na kanyang ginagawa. Alam mo, Pinuno, sa dinami-rami ng karanasan ni Magno, ang tanging hindi niya noon makakalimutan ay ang tungkol sa sinumpaang espada na may nakakulong na daan-daang kaluluwa. Matapos din ang kanyang napakagulong mga karanasan, hindi pa rin talaga maiiwasan ni Magno ang itinadha sa kanya ng panahon na maging isang panday. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda ng kwento na to. Alam niyo yung bawat eksena, hindi ako naburyong. Walang part na dito sa kwento na to na parang naging hanging time siya eh. Kasi lahat may dahilan eh. Lahat ng nangyayari sa kwento na to talagang natagpi ng maayos. Kaya sobrang galing nun nung nag-send nito. Ang ganda nitong kwento ni Magno. Pero alam niyo, ito rin yung isa sa mga magagandang aral na kapag sa buhay eh, sobra-sobra tayo. Palagi na natin na meron tayong sobrang kapangyarihan, mga nasa politiko, politika. Diba parang, hindi ko masabi ng 100% pero naaabuso natin eh. Kapag sobra-sobra yung pera natin, naaabuso rin natin. Diba? Tulad ng nangyari kay Magno, buti na lang meron siyang nanay na dibino. Yon ang humaplos kay Magno. Paano kung wala? Siyempre, nilamon na to si Magno ng sarili niyang gawa, yung sinumpaang espada. Sobrang bangis nun. Gada papatayin mo, mapupunta yung kaluluwa dun sa espada mo, tapos patindi ka ng patindi, naabot sa puntong wala nang makakatalo sa'yo. Diba ang galing nun? Pero alam nyo, isa rin tong patunay na kwento na to na tayong mga lalaki, tayong mga anak, kahit gaano tayo kabangis, kahit gaano tayo kasama, nanay lang natin ang magpapatino sa atin. Yung purong-purong pagmamahal ng nanay. Sobrang gandang aral nun para sa kwento na to. Diba? Kasi yung nanay natin, yung pagmamahal niyan, one way lang yan eh. Kahit wala na silang, kahit wala nang matira sa kanila, kahit anong mangyari sa kanila, basta maging maayos tayong mga anak natin, gagawin nila yan. Kaya para sa akin, sobrang panalo talaga ng kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.